Welcome back sa ating channel, mga kaibigan. Sana ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at sana ay marami din tayong refer, no, na natanggap. For today's video, meron tayo palang ayusin ngayon na isang Panasonic na 32 inches LED TV. Ang kanyang issue, no, mga kaibigan, ay one-time blink na red. Tapos, hindi siya mag-on. Yun lang, one-time blink. Tapos, ang kanyang model ay TH32A400X. Okay, umpisahan po natin. Ngayon, itesting na po natin, no, mga kaibigan. I-plug in na natin sa ating outlet, ang ating plug. Okay, mapapansin natin dito sa kanyang light indicator na nag-blink-blink-blink yung green, kulay green niya. At ngayon, nag-steady na. Pagka ganyan na nag-steady na, iilaw na sana itong backlight eh. Pero kahit silipin natin dito sa kanyang mga butas, wala talagang palatandaan na umiilaw yung backlight. Wala talaga. So, maya-maya, yung green na yun na steady ay nagbiblink ng red. One time blinking lang siya, no, mga kaibigan. So, biblink siya. Ayan, makikita natin. Ano kaya ang big sabihin nito kapag nag one time blink itong Panasonic natin? Okay, bunutin ko lang muna, no? Okay, ang naisip ko nito, mga kaibigan, ay papalitan ko lang muna siya ng board. Since marami tayong board dito na kagaya sa kanya ng model, ito ay basag kasi to na TV, pero gumagana pa yung board niya. So, itesting ko lang muna to, ha? Itong TV na to na kukunan natin ng board. So, ayan, gumagana siya. Ayan, gumagana siya, no? Makikita natin dito na yung backlight ay umiilaw. Tapos titingnan natin dito, may display naman pero halata talaga na mayroong basag. So, itong board na to, since okay naman, ipagpalit natin yan dito, no? Kung board ba talaga yung sira. Ayun, nilagyan ko na siya ng palatandaan. Ito may makikita tayo na B. Tapos, itong papalitan natin ay may A. So, ito, tatanggalin ko lang muna to at i-swap natin ang board. Ayan, isa-swap lang natin, no, mga kaibigan. Ito, tatanggalin muna natin to. Ayan, ito na. Kukunin ko na to. Tapos, papalit natin ito. May palatandaan na B. Yun yung kanina na gumagana na board. By the way pala, no, mga kaibigan, salamat pala sa pag-subscribe sa ating channel. Yung iba na hindi pa nakasubscribe dyan, makisuyo din tayo na mag-subscribe din kayo sa channel ko. At paki-hit na rin sa notification bell upang updated din kayo sa mga video na i-upload natin. Okay, nalagay ko na, no? Tapos, titesting na tayo nito. Yan. Ito, i-plug in ko na, no, mga kaibigan, no? Tapos, titingnan natin dito kung anong mangyari. Okay, plug in ko na. Yan. Ayan, makikita natin, no, mga kaibigan, na nag-steady yung green kagaya kanina. Okay, hintay tayo kung iilaw ba yung backlight. Ayun, walang ilaw, no, mga kaibigan. At yung ganun pa rin siya. Ang red na light nag-blink in one time. Yan, mag-blink siya tapos blink na naman. So, pagka ganito, no, siya, no, mga kaibigan, nagpo-protekto. Ibig sabihin, yung board na pinalitan natin, itong may pangalan na A, good lang pala to. Nagpo-protect lang siya. So, bunutin ko lang muna, no? Saan kaya dito nagpo-protect? Pwede rin dito sa panel, no? So, isolate ko muna yung sa panel niya.
tanggalin ko muna tong kanyang LVDS or sa ribbon wire niya, no? Tapos testing tayo kung matatanggal ba yung protect niya. At nakakabit pa rin yung ating backlight dyan. Ayan. So, ganyan. Steady yung green. Tapos, ayun, wala pa rin backlight na umiilaw. Titingnan natin to. Kung babalik ba siya sa red or blinking one time na red. So, titingnan natin, no, mga kaibigan. Ayan, bumalik sa blinking na one time na red. So, wala dito yung differential niya sa bandang panel kasi hinahang na natin to, eh. Bubunutin muna natin, no? So, sa pagkakataong ito, duda na tayo sa kanyang backlight. Itong backlight dati, na-repair ko na to, eh. Kaya may ganitong masking tip tayo nito kasi na-repair ko na to, eh. Okay, kuha tayo ng backlight tester. Ito yun. Ayan. Tapos, testiran natin ang ating backlight. Ayan. Plug in na natin, no? Tapos, makikita natin ang kanyang boltahin na 308, no? Tingnan natin, susukatin natin ang backlight natin, no, mga kaibigan, kung good pa ba o hindi. Ito. Ayan. Yung backlight niya, sa steady siya sa 307. So, walang pagbabago din, no? At hindi rin natin nakita dito na umilaw. So, wala talaga. So, ibig sabihin, may pundi yung ilaw niya. Na yun naman ay aayusin natin. Ayusin ko muna yun, no, mga kaibigan. Baka yun yung dahilan kung bakit nagpo-protect yung ating board. Ito. Ayun, umiilaw 19 volts. Dito. Dito wala. Dito. Ayan. 19 volts din. So ito ay sira. Papalitan na lang natin 'yan lahat. Ito lahat. Baka ang iba diyan mapupundi na naman makalipas ang mga ilang araw. Babalik na parang tayo sa pagbaklas. So, papalitan ko lang muna to lahat. Okay, testing na natin, no, mga kaibigan, no. Lagyan muna natin ng supply.
Tapos signal. Ayan. So pansinin natin yung light indicator niya, no, mga kaibigan. So nag-blink yung green. Ayan, makikita na natin dito na umilaw na yung backlight niya. So silipin na natin, no, mga kaibigan, kung meron na ba. Ayan. So makikita natin dito na meron na. Meron na siyang display. Ayan. So ang ginawa lang natin, no, ay inalitan yung ang kanyang backlight dahil yung backlight niya ay kundi. Ito, pinalitan natin. So, itry natin yung dati niya na board, yung kinuha natin. So, ito yun, no, mga kaibigan, no, ang dati niyang board, yung luma niya na board, para malaman natin kung good ba yung board niya. Matapos nating pinalitan ng backlight. Yun, ito yung nireplace natin, no. Itatabi lang muna natin at ibabalik natin itong original niya na board. Ito na yung original niya. So, titingnan natin kung okay ba siya. Okay, screwhan natin, no, mga kaibigan, para hindi siya matanggal. Backlight. Okay. Okay, signal niya. Tingnan natin. Ayan. So, yun, makikita natin dito na meron na siya display. Ayan. Meron na. Pinalitan natin na yung backlight lang, no? Pagka maka-encounter kayo sa mga ganyan, no, mga kaibigan, na nagbiblink yung red indicator niya na one time, ang ibig sabihin niyan ay nagpo-protect siya na nangahulugan na mayroong sira ang iyong backlight. Hanggang dito lang po at ingat.